Sa panahon natin ngayon, di mapagkakaila na marami ang nakakilala sa Trinigoryang ama ng himagsikan na si Andres Bonifacio. Ngunit marami din kaya ang nakakakilala sa kabiyak ng kanyang puso na si Gregoria de Jesus. Ngayon, sa dokumentaryong ito, ating talakayan ng Trinigoryang ang pagmamahalan ng dalawang magiting na anak ng bayan na si Andres Andoy Bonifacio at Gregoria Oriang de Jesus. Umpisan muna natin kilalanin ng dalawa. Sino nga ba si Andres Bonifacio? Si Andres Bonifacio y de Castro ay isinilang ni Catalina de Castro sa Tondo, Manila noong 30 ng Nobyembre 1863. Siya ang panganay sa anim na magkakapatid na sina Siriaco, Procopio, Espiridiona, Trujillo at Maxima. Ang kanyang ina ay may dugong Kastila at nagtatrabaho bilang tagapangasiwa sa isang paggawaan ng sigarilyo. At ang kanyang ama naman ay mayroong mataas na posisyon sa gobyerno bilang katuwan ng Gobernador Silo. Sinasabi na ang buhay ni Andres Bonifacio ay nasa gitnang uri na ikukumpara sa kasalukuyan. Sa edad na 14 ay naulilang lubos si Andres matapos ay magkasunod na pumanaw ang kanyang mga magulang. Simula nito ay siya na ang nagtaguyod sa kanilang magkakapatid na mas pinili ni Andres na maghanap buhay kaysa ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Siya rin ay naging bodegero sa kumpanya ng Chryslers at isang clerk messenger sa kumpanya ng Fleming. Naging aktor din siya sa teatrong Pervenir kasama nila Aurelio Tolentino at Macario Sacay, at ang paborito niyang karakter ay si Bernardo Carpio, ang itinuturing tagapagligtas ng mga Tagalog. Ngayon ay atin namang alamin kung sino si Gregoria de Jesus. Si Gregoria de Jesus ay isinilang sa Caloocan noong 9 ng Mayo 1875. Anak siya ni Nicolas de Jesus na isang maestro karpentero at isa ring gobernador silyo ng Caloocan. Ang kanyang ina naman na si Baltazara Alvarez Francisco na pamangkin ni General Mariano Alvarez. Napilitang huminto ni Oriang upang bigyang daan ang kanyang mga kapatid na makapag-aral. Siya din ang naging katulong ng kanyang ina sa pamamahala ng kanilang palayan at negosyo. Siya din ang nagpapasahod sa kanilang mga kasamahan. Hilig niya rin ang magborda, manahi at tumulong sa mga gawaing bahay kasama ang kanyang ina. Kapwa na natin nakilala ang mga magigiting na bayani. Ngayon naman ay sandaling tumingin tayo sa kasalukuyan. Napakarami nating kakilala ng mga nagmamahalan kung titignan ay napakaganda tila lubos ang pagmamahalan nila para sa isa't isa. Ngunit, kaya-kaya nilang tumbasan ang napakalalim na pagmamahalan nila ka-Andoy at ka-Oriang. Ngayon, halina't samahan kami sa aming paglalakbay upang mas alamin ang tungkol sa pagmamahalan nila Andres at Gregoria simula sa kilig hanggang sa pigati. Dahil sa pagnanais ni Andoy na makalaya ang inang bayan, tumungo sila sa iba't ibang bayan upang umanap ng mga bagong kasapi ng katipunan. At nang minsay magpunta sila Andoy sa siyudad ng Caloocan upang dumalo sa isang pagpupulong na nagaganap sa bayan nila Oriang, kasama sila Dislao Diwa at Teodoro Plata na kapwa nagtatag ng katipunan at tuon niya nakilala ang babaeng muli magpapatibok ng kanyang puso. Nang nasilayan ni Andoy ang kagandahan ni Oriang, ay labis na napukaw nito ang kanyang atensyon. Ngunit, iba sa mga karaniwang babae ang ating nakambini. Napakarami nagnais maging nobyo ni Oriang, ngunit wala ni isang nakapasa sa kanyang pamantayan. Kilala si Oriang na prangka kung magsalita, kaya walang habas agad nitong sinasabi na walang pag-asa kung sino man ang manligaw sa kanya. Ngunit iba ang pamamaraan ni Andoy, at dahil alam niya na tatanggi ito sa kanyang panliligaw, kung kaya'y una nitong niligawan ang mga magulang ni Oriang, nagsibak at nagigib ng tubig ang ating supremo upang may pakita ang sinseridad nito sa panliligaw sa kanilang anak. Lumipas ang kulang isang taong panliligaw sa mga magulang ni Oriang at walang kaalam-alam sa nangyari ang dalaga, at pumayag na rin ang mga magulang nito. Ngunit na malaman nito ni Oriang, agad nitong kinausap si Andres na hindi siya mabilis makuha kagaya ng ibang kababaihan. Ngunit dahil isang aktor sa teatro ang ating supremo, hindi ito natinag sa katapangang pinakita ni Oriang. Bagkus gumamit ito ng mga mabulaklak na pananalita na siya namang nagpapalambot sa puso ng dalaga. Makalipas ang 3 buwan, nalaman ng mga magulang ni Oriang na isang mason ang ating supremo.
kung kaya't tumutol sila na ipagpatuloy pa ang panliligaw sa kadaylanang may masamang reputasyon ng mga mason at pinaniniwalaang walang itong kinikilalang Diyos. Ngunit hindi nagpatinag ang ating Supremo at pinakita nito na malinis ang kanyang hangarin sa kanilang anak. Makaraan ng 6 na buwan, tuloy na napaibig at nahulog ang loob ni Orion kay Andres. Ngunit dahil tutol na ang kanyang ama sa kanilang pag-iibigan, inilayo siya ng kanyang ama at dinala sa isa sa mga bahay nila sa Binondo. Ako ay si Gregoria de Jesus na taga Caloocan, Dalagang Tagalog. Ako po ay may katong mag-asawa sa aking nobyo na si Andres Bonifacio na taga Tondo. Hindi nagtagumpay ang unang liham ni Oriang kung kaya't sumulat ito muli noong Enero na nagsasabing hanapin ang kanyang nobyo at ipakasal sila nito. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa na halos magkalapit lang ang kanilang tahanan. Kung kaya't agad na nakatanggap ng subpoena si Andres at dahil mabilis itong tumungo sa tahanan nila Oriang at nakausap nito ang ama. Doon rin nakipag-usap si Andres at inahayag niya na tunay ang kanyang pagmamahal at totoo ang kanyang hangarin para kay Oriang. Nang dahil sa liham, ikinasal na nga si Oriang at Andres sa simbahan ng Binondo noong Marso 1873. Matapos nilang ikasal sa simbahan, hindi pumayag ang mga katipunero na hindi din sila ikasal sa ritual ng katipunan kung saan isang katalonan ang nagkasal sa dalawa. Sa gabi ding iyon, ay inanim sa samahan ng katipunan si Oriang at binigyan ng bansag bilang lakambini ng katipunan. Siya ang nagtago ng sandata at mga kasulatan ng katipunan na siya namang mapanganib na trabaho. Makalipas ang 1 taon, nagkaroon na sila ng anak na pinangalan ng Andres Jr. Ngunit nung masunugan, sila'y nagpalipat-lipat ng tahanan at sa bayan ng ninong na si Dr. Pio Valenzuela, binawian ng buhay ang kanilang anak sa kadahilanan nagkaroon ito ng bulutong. Sumubok muli ang mag-asawa, ngunit sa kinasamaang palad, nakunan si Oriang habang pinagbubuntis ang 2 nilang anak. Dito nagsimulang nang tutumawak na iba't ibang sandata, pati na rin ang pangangabayo. Nang umusbong ang himagsikan, unti-unti nahuhuli ang mga kasapi ng katipunan. Kung kaya't lumabas ng bayan si Andres, at doon na nga nagsimula ang pagsubok sa 2 nagmamahalan. Ipinadakip si Bonifacio at Procopio sa utos ni Emilio Aguinaldo dahil iniisip ni Emilio na madadaig siya ni Bonifacio dahil may posibilidad na palitan ni Andres si Emilio sa pagkapangulo. Nang matapos ang paglalagom sa naging pagilitis kina Andres Bonifacio at sa kapatid nitong Procopio, naulinigan ni Oriang ang hatol na pagbaril sa pagkakapatid na Bonifacio sa loob ng 24 na oras. Hindi man lamang nabigyan ng pagkakataon ang magkakapatid ng mga tuwiran. Ni payagan hiling mabigyan ng indultong 4 o 5 araw, tinanong agad ni Oriang ang mga pinuno ng Konseho de Guerra kung totoo ang naging hatol. Ngunit pinayuan siya na huwag maniwala sa mga sabi-sabi at sa halip ay panatag na lamang ang loob. Nang mabalitaan ang paglakip ng mga sundalo ng pamahalan kay Andres, agad na nakiusap si Oriang kay Lazaro Macapagal. Kung maaaring pagbukas na lamang ang paghuli o kaya ipatilain man lamang ang malakas na ulan. Hindi pumayag si Macapagal at sinabihan niya na lamang si Oriang na magtungo kay General Emilio Aguinaldo sa Naik at doon makiusap. Nagtungo nga si Oriang sa Naik kasama ang 2 babae sa gitna ng malakas ng buhos ng ulan. Halos kumapang sila sa dilim at tumawid sa ilog matuntun lamang at tinutuluyan ni Aguinaldo. Sa kabila nito, siya'y bigo na makausap si Aguinaldo. Sinabihan siya ng Guardian Civil na wala roon ang kanyang inahanap. Ngunit determinado si Oriang na makausap si Emilio Aguinaldo para sa kanyang asawa. Ngunit lumipas lamang ang 7 oras ay walang Emilio Aguinaldo ang dumating. Lingid sa kanyang nalalaman ay naroon lamang si Emilio Aguinaldo sa kanyang tahanan sa loob mismo ng kanyang silid. At sinadyang patayin ang ilaw upang hindi mabatid ni Oriang na naroon siya. Kinuha ito ni Emilio Aguinaldo upang hindi makaharap ang ginang. Dahil bigo, nagpa siya si Oriang na agad bumalik sa kanilang bayan. Sila'y naglakad muli ng 7 oras, hindi na alintana ang pagod at gutom sa paglalakbay. Dito sa bundok Maragondon na kung saan ang bundok na ito ay saksi sa wagas na pagmamahal ni Oriang kay Andres. Kahit mag-isa ay sinumulan ni Oriang na hanapin si Andres Bonifacio. Sa kanyang paghahanap sa mga karatig bayan, nakasalubong niya ang king mga sundalong dumakip kay Andres.
Bitbit ng mga ito ang kasuotan ni Andres. Tinanong ni Oriang sa mga sundalo kung saan nila dinala ang magkapatid na Bonifacio at kung bakit dala nila ang kasuotan ng mga ito. Sinabi ng mga sundalo kay Oriang na dinala nila si Andres sa bahay ng isang tenyente sa bundok. Tinungo ni Oriang ang sinabing bundok at pinagtanong-tanong doon ang kanyang asawa. Ngunit kung saan-saan lamang siya tinuro. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap, ngunit bigo pa rin siyang makita si Andres. Tumagal din ng halos isang buwan ang kanyang paghahanap, halos wala na siyang makain at minsan pa'y nilimusan ng isang dakot ng bigas upang gawing lugaw. Gulagulanit na rin ang kanyang damit at nanlilimahid na siya sa dumi. Hanggang isang araw ay nakasalubong ni Oriang ang tiwing General Mariano Alvarez na nagkataon naghahatid noon ng mga kain sa lugar kung saan uminto ang mga sundalo nagdadala kay Andres. Ibinalita ni Alvarez kay Oriang na matagal nang patay si Andres. Ang pag-iibig ng Andres at Oriang ay natapos sa kasawian. Marahil ay sadyang hindi madali magmahal ng isang dakilang pinuno at revolusyonaryo. Ngunit si Oriang lamang ang nakakaalam ng tunay at lubos na pigati sa kabila ng mga nanitalang kwento sa kasaysayan. Sa isang liham, ipinahayag ni Oriang ang kanyang pamamaalam at wagas na pagmamahal kay Andres. Paalam sa iyo, masarap magmahal. May-ari ng puso ko't kabiyak ng katawan. Paalam, giliw ko, sa iyo'y paalam. Masayang sa iyo'y aking isasangla. Ang sulam pamahid sa mata ng luha. Kung kapusin palad, buhay mawala. Bangkay man ako, haharap sa iyong kusa. Mula noon, ay tuwing sasapit ang 10 ng Mayo, ay nagtutungo si Oriang sa bundok ng Maragondon upang gunitain ang kamatayan ng kanyang kabiyak na sigat Andres Bonifacio. Ang pagpanaw ng kanyang minamahal na marahil ang isa sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Magmula kiliw nang ika'y pumanaw, katawan at puso walang paglagyan. Lakad ng tuko sa ugat ay matala, lalo magunit ang iyong palayaw. Saan patutungo yaring kalagaya, kalamhating lubos, liit ng masaya't kumain, hindi mapalagay. Maupo't tumindig, alaalay ikaw. Paalam sa'yo, masarap magmahal. So yun, yung pinagalingan nyo kanina, Bonifacio Shrine, Bonifacio Shrine, Andres Bonifacio po. Nakita yung buto or nakuha yung buto doon, January 20, 1970. So, yung buto, dinala ng Manila, pinasa kay Mayor Villegas. Noong panahon na yun, si Mayor Villegas pa yung parang mayor no, sa Manila. Kaya lang, yung buto, inilagay somewhere sa National Museum o parang National Library. Kaya lang yung building na pinaglagyan kay Andres Bonifacio na sumunod. So walang natira kay Andres Bonifacio. Alaala. Magmula kiliw nang ika'y pumanaw, katawan at puso ko'y walang paglagyan. Lakad ng tuko sa ugat ay matala, lalo magunit ang iyong palayaw. Saan patutungo yaring kalagaya, kalamhating lubos, liit ng katawan. Masaya't kumain,
palagay.